ang pagbuhos ng tulong para sa mga naapektuhan ng gera sa Marawi City, nasa Iligan City ang ating senior correspondent na si David Santos para sa pinakabagong relief mission. David, kamusta dyan? Ano yung mga dumating na tulong? Ruth, sa unang pagkakataon, mapapasabak sa Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR itong bagong Philippine Navy warship na nasa aking likuran. Dumating dito sa Iligan City kagabi ang Landing Dock 602 ang BRP Davao del Sur. Ito ang pinakabago at pinakamalaking transport at warship ng Navy. Dala nito mahigit na 500 tonelada na relief goods at engineering equipment na una nang naibaba ang mga construction equipment gaya ng mga bulldozer at backhoe. Magiging bahagi ito sa mga paghahanda para sa magiging rehabilitasyon ng Marawi oras na maibalik na sa normal ang sitwasyon sa lungsod. Dala rin ng barko ang mobile kitchen ng AFP para magsilbi ng pagkain sa libo-libong mga evacuee. Kasama rin ang toneladang relief goods na galing sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, gayon din sa mga pribadong grupo. Handa ring maging isang floating hospital ang BRP Davao del Sur dahil may dala rin itong mga basic medical facility. Ang maganda rito sa barkong ito, mas mabilis itong nakakabiyahe. Halos doble ang bilis ng travel time nito kumpara sa iba at mas lumang transport ship ng Navy. Kaya malaking bagay para sa gobyerno itong BRP Davao del Sur para maghatid ng maramihan at sa mas mabilis na paraan na tulong para sa Marawi. Noong Mayo lang formal na na-commission ang BRP Davao del Sur kung kaya't masusubukan ngayon ang kakayahan nito sa HADR na isa sa mga pangunahing mandato ng AFP. Ruth? David, maganda yan, no? Kasi may mga reports tayo na maraming nagkakasakit doon sa mga evacuation center. Pero meron na ba silang nasabi na kung paano yung magiging panuntunan, kung paano dadalin dyan sakali kailangan ng medical attention ng ibang evacuees? Alam mo, Ruth, totoo yan, no? Kasi for the past days na nagko-cover tayo dito sa Marawi, gayon din sa Iligan, makikita naman natin na napaka-aktibo. Hindi lang ng mga non-government organization, gayon din ang Department of Health, ang kanilang regional office sa ARMM, gayon din ang mga provincial units nito sa Lanao del Sur at Lanao del Norte. Agad naman silang rumoresponde sa mga evacuation center kung saan may mga ulat nga na ilang mga evakuante or na nagkakasakit. Para sa particular na barko ito, Ruth, so far ang pagkasabi sa atin, purely relief goods lang ang dala nila. Pero yun nga, no, sinabi ng Philippine Navy, handa ito maging isang floating hospital. Meron daw itong mga medical capability, yun din mga dental services. May sick bay ito na kung saan pwedeng tumanggap na mga civilian na pasyente para maghatid nga ng medical na tulong. Pero sa ngayon, hindi pa naman ito napapaayos sa mga oras na ito, Ruth. David Santos, nag-uulat mula sa Iligan City. Hybrid o halo-halo na ang kinakaharap ng mga banta ng mga otoridad na lumalaban sa iba't ibang puwersa ng mga terorista sa Marawi City. Ayon kay Joint Task Force Marawi spokesman Joe R. Herrera, nakatuon ngayon sa 4 na barangay ang clearing operations ng militar. Sa isa sa mga bahay doon, na-recover ang nasa 11 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Ayon sa Armed Forces, binebenta at ginagamit ng mga terorista ang droga, kaya umano gising sila kahit this oras at nakikipaglaban ng matagal. Ang iba naman dahil daw bangag sa droga ay naging pabayana sa kanilang seguridad. Based on the report that we have developed, we are now confronting a hybrid threat. This is a combined elements of the Abu Sayyaf group, Maute, criminal elements. As you can see, we have discovered huge amount of high-grade shabu and other private armed groups. This can also be attributed also to the presence of international terrorist group.
Pinaiimbestigahan na ni NCRPO Chief Oscar Albayalde ang Valenzuela Police Station matapos kumalat ang isang memorandum kahapon na nagdulot ng pagkabahala sa publiko na kasaad sa kumalat na memo na humihingi ng kooperasyon at aksyon ang Senior Inspector ng Valenzuela dahil sa impormasyong may banta raw umatake ang ilang miyembro ng Maute sa Quezon City at Makati. Kabilang daw sa target na lugar ang Quezon City Circle, Trinoma Mall at SM Cubao. Mabilis na kumalat sa social media ang memo. Ayon kay Albayalde, mali raw na maibunyag ito sa publiko dahil nasa validation process pa ng PNP ang impormasyon at hindi para sa dissemination. Aniya, pansamantala ring sinibak sa pwesto ang Senior Inspector ng Valenzuela Police District habang gumugulong ang imbestigasyon. Nananawagan din si Albayalde na huwag nang ipakalat pa ang memo habang kasalukuyan pa nilang pinag-aaralan ang laman nito. No information whatsoever that confirms the report. No information whatsoever that there is a clear or imminent danger on any terror attack or any bombing here in Metro Manila. Failure is when the text message was made into a memorandum. Yun nga ang bine-verify natin ngayon, who made that, why they put a memorandum and without any signature on it. Isang kwento naman ng inspirasyon ng hatid ng isang estudyante na may dugong maranaw. Siya si Arman Ali Godsinya, isa siyang molecular biology and biotechnology student na nakatakdang magtapos sa Universidad ng Pilipinas. Magsasalita si Arman sa ngalan ng UP graduating class sa kanilang commencement exercises sa Linggo, June 25. At hindi lang yan dahil gagraduate si Arman bilang summa cum laude. At syempre, mayroon lang naman siyang general weighted average na 1.176. Ang pinakamataas na grado sa UP ay 1. Si Arman ay nagmula sa Marawi City. Sinimula na ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia ang Trilateral Naval Patrol sa gitna ng lumalalang banta ng terorismo sa rehiyon. Inilunsad ang joint patrols kahapon sa Indonesia na dinaluhan ng defense ministers at armed forces commander ng tatlong bansa. Bahagi ng kooperasyon ang pagtatayo ng Maritime Command Center sa bawat bansa para mapaigting ang intelligence sharing. Sakop din ng Maritime Patrols ang air at land elements. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, bahagi rin ng joint patrols para mabantayan ang mga ruta ng binubuong roll-on, roll-off o RORO sa tatlong bansa. This started kasi, di ba, with the yung we're taking RORO international, no? Napakalaking time, napakalaking pera na masisave kung yung RORO natin between Philippines, Malaysia, Malaysia, Indonesia, Indonesia, Philippines, no? Kumapapaandar natin. Ang problema yung mga bandits at pirata at yung laki ng dagat. So, nag-agree na kung walang security, hindi matutuloy itong mga routes na to. Mga balita sa labas ng bansa, namatay na si Otto Warmbier, ang American student na idetetine ng North Korea. Kababalik lamang ng 22 anyos na binata sa Estados Unidos noong nakaraang linggo matapos ang 17 buwang pagkakakulong sa North Korea. Una nang sinabi ng mga doktor na unresponsive wakefulness ang kondisyon ni Warmbier at nagkaroon siya ng brain damage sa loob ng piitan. Sa France, binuksan ng mga otoridad ang isang terror investigation kaugnay sa isang pag-atake sa Champs-Élysées sa Paris. Isang sasakyan na may lamang mga pampasabog at armas ang sumalpok sa isang police mobile noong Lunes. Lumiyab ang sasakyan ng suspect at kinumpirma ng mga pulis na namatay sa insidente ang attacker. At kabilang naman ang isang Filipino-American na marino sa mga nasawi sa banggaan ng mga barko malapit sa Japan nitong weekend. Napabalitang nawawala ang 23 anyos na si Fire Controlman Carlos Victor Ganzon Sibayan kasama ng 6 niya pang katrabaho. Sumalpok ang sinasakyan nilang USS Fitzgerald sa isang cargo ship ng Pilipinas Sabado ng umaga. Kalaunan ay natagpuan ang kanilang mga bangkay sa isang binahang bahagi ng barko. Kayo ay nasa newsroom ngayon sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood nyo rin kami sa cnnphilippines.com at sa aming Facebook page, CNN Philippines. Kamusta po kanila Julius Fuentes at Ronald Dagasuan? Nanonood po sa atin sa Facebook Live.
Magandang balita naman para sa mga motorista, muling bumaba ang presyo ng petrolyo ngayong araw. Pinakamalaki ang bawas sa presyo ng gasolina kada litro na umabot sa 70 centavos, 10 centavos naman sa bawat litro ng diesel. Nabawasan din ng 15 centavos ang presyo ng kerosene kada litro. Ang bawas singil sa petrolyo ay dahil sa paggalaw sa presyo sa pandaigdigang merkado. At para sa mga palisang bahay, silipin natin ang lagay ng trapiko sa mga lansangan. Mag-umpisa tayo sa Taft Avenue at Pedro Hill Street. Kung kayo ay papunta sa mga terminal ng bus sa Hilpuyat Avenue, light ang traffic sa kanang bahagi. Habang sa kaliwa ay patungo ng luneta, asahan ang paghinto ng mga sasakyan pagdating sa intersection. Dumako naman tayo sa ilalim ng Skyway. Ito ay sa kahabaan ng Villamore Northbound at Grade. Kung kayo ay paluwas ng Kamaynilaan, usad pagungpo ang takbo ng mga sasakyan sa dami ng dumadaan dito. Abangan! Ngayong tag-ulan at naglalabasan na naman ang mga lamok, alamin kung paano maprotektahan ang sarili laban sa nakamamatay na dengue. At singer na si Charisse Pempenko, makikilala na niyo sa bago niyang pangalan. Manatiling nakatutok dito sa Newsroom ngayon. Panahon na uuso ang sakit na dengue. Bagamat bumaba ng mahigit 30% ang bilang ng mga kaso ng dengue sa Pilipinas sa unang limang buwan ng taon sa halos 36,000 cases ayon sa Health Department, dapat pa rin mag-ingat kontra dengue. Karamihan sa mga bagong kaso ng dengue na itala sa Central Visayas, Central Luzon at NCR. Marami naman sa mga biktima, mga bata na nasa 5 hanggang 10 taong gulang. Ngayong Dengue Awareness Month, tatalakayin natin kung paano makiiwas sa pagkakaroon ng dengue. Kasama natin si Dr. Rodora Cruz, manager ng National Dengue Program ng Department of Health. Magandang umaga po, Doc. Good morning po. Doc, una muna, ano po ba yung dengue at bakit po pangkaraniwan siya kapag tag-ulan? Ang dengue ho ay isang sakit na dala ng lamok na may dalang dengue virus. May particular po na klase. Ano po ba ito? Mas madalas po ba yung mga lamok sa umaga, sa gabi? Oo. Ang mga lamok ng dengue ay daytime biter kung tawagin. Mm-hmm. So, sa umaga sila mostly nanganggat. Mm-hmm. May certain species yung ano, no, para malaman natin kung ano yung itsura ng dengue mosquito na madalas nangangagat. Ano po? Ano pong pangalan niya po? Ito po yung Aedes mosquito, Aedes aegypti, and Aedes albopictus. Mm-hmm. Usually, saan lugar yan nakikita? Mga sa tubig ba? Di ba parang pinagbabawal niya yung mga nakatiwahumang na water? Ano po? Oo. Nangingitlog kasi sila sa stagnant, clear water. Mm-hmm. So, mostly nakikita sila sa mga urban areas, cities. Tapos sa mga plants, mahilig ba sila sa mga halaman or mga maduduming lugar? Ganun po. Yung mga lalaking Aedes, usually nagfi-feed yan sa mga flowers and halaman. Dok, paano po malalaman na may dengue? Ano yung mga sintomas? Isang sintomas po ang paglalagnat. Mga 2 to 7 day fever, yung may rashes or pamumula ng balat, pagsusuka, sa nanakit ng ulo, at iba pa. Yung mga paghina ng katawan, mga ganyan po. Oo. Paano mo malalaman kung dapat nang magpa-ospital or magpa-check up kung feeling mo dengue and then there's a certain blood test po for that, no po? Oo. Ang gusto sana natin na imungkahi sa ating mga manonood ay magkalagnat lang sila, no? 2 or more days of fever, kailangan na ho silang magpatingin sa pinakamalapit na health facility. Mm-hmm. 2 or more? Kasi minsan, di ba, Doc, pag lagnat, parang akala mo talaga regular fever lang yun. So, nagre-rest ka lang, di ba? So, ganun medyo pag mahigit 2 araw na magpa-check up ka na. Yun nga, may kaakibat na ho na pananakit ng ulo, panghihina ng katawan, pagsakit ng muscles, o pag may lumabas po ng mga rashes sa balat. Ano po bang ginagawa? How do you treat dengue? Actually, ang mainstay ho ng treatment ng dengue ay fluid replacement therapy. No? I-hydrate mo yung sarili at of course, kailangan lang ho nabantayan, no? I-monitor sila. Ano po ba yung parang sinasabi yung sitwasyon ng isang pasyente kung delikado na yung dengue? Sinabi nyo nga yung lagnat. Ano pa po yung mga danger signs? Bakit po ba signs, sinasabing nakakamatay ang dengue? Opo, dahil may mga danger signs na kailangan bantayan. Tulad ho ng spontaneous bleeding o yung tuloy-tuloy na pagdugo. Ano? Or mahina po pero mabilis ang pulso, nahihirap ang huminga. Ito po mga bagay na
ito na kailangan bantayan. Mm-hmm. Ito ang mga tinatawag na danger signs. Pag kailangan ganun i-confine na, no, at obserbahan na sa ano ospital. Pag kun, yung common ho na sinasabi nila pag nagka-dengue ka na, hindi ka na ba magkaka-dengue or mas prone ka ba sa dengue? Ano ba talaga yung totoo, Doc? Actually po, sa buong lifetime natin, mm-hmm, pwede tayong magka-dengue 4 times. Okay. Kasi meron maximum po, na ba yung kasi meron pong 4 serotypes, okay, ang dengue. Ito ang dengue 1, 2, 3, and 4. Mm. Sa totoo lang ho, pag nagka-dengue 1 ka na, hindi ka na magkaka-dengue 1 ulit. Kasi mm-hmm, merong lifetime immunity. Kaya lang, pwede ka pang magka-dengue 2. Yung other kinds ng dengue. 3 and 4. So, 4 times ka pwedeng magka-dengue. Kasi nga iba-ibang strain. Bakit po siya iba-iba? Kasi may 4 serotypes po ang dengue virus. Ah, yung virus iba-iba. Pero galing lang po siya sa isang klase ng lamok. Ganun po ba? Aedes lang po ang nagdadala. Nag-iiba-iba lang yung virus. Okay. Ganun po. So, paano po makakaiwas para magkaroon ng dengue? Lalo na yung mga bata po, Do, kasi di ba sila yung laging biktima? Opo. Sa ating pong mga kabataan na sila lagi ang nakikita ho natin, no, sa, na target, nakita nyo naman sa mga datos na sinabi niya, dapat po sila ay manatiling mag long sleeves pag nasa labas ho, or mag-protect ng sarili nila. Pwede hong maglagay ng insect repellent, no, ang ating mga kabataan. At sana ho, sa ating kapaligiran, ay panatiliing malinis ang kapaligiran. Hanapin ang mga pinamumugaran ng mga itlog ng lamok para hindi na po ito maging adult mosquito. Yung say no to indiscriminate fogging, ano po ibig sabihin nun, Doc? Yes, hindi ho namin nire-recommend na kahit saan or kahit kailan e pwedeng mag-fogging. Tuwing lang ho may clustering of cases, hotspots, or impending outbreaks or during outbreaks. Yung marami na talaga, Doc, sa isang lugar, parang ganon. Pag ho, opo, pag may clustering of cases and clustering of cases, yes. Opo. Ma'am, yung tawa-tawa daw po, nakaka-ano ba yun? Nakakalaban ba yun ng dengue? Actually po, may mga studies pa pong ginagawa, hindi pa po tapos, kaya hindi din po natin masabi yung resulta nito. Pero ang pinakamagandang advice lang ho ay yung mag-hydrate sila. Mag-inom, uminom ng maraming tubig. Ma'am, you were saying na there's also a vaccine available. Yes, there is. Mm-hmm. Actually, dengue vaccine po, ginamit na ho natin yan ng DOH since April 2016 sa mga bata sa pampublikong paaralan, grade 4, 9 to 10 years, 9 years old and above. Mm-hmm. Ito po ay rekomendado ng WHO at sa pananaliksik po nila ay epektibo po ito. At ito ho ay recommended as a strategy sa ating comprehensive strategy for dengue. Ma'am, pag ganyan po, saan po sila pwedeng kumuha ng information, saan makakakuha ng vaccine and other details in fighting dengue? For now po, ang dengue vaccine po ay available po sa nabinigay ng DOH sa mga pampublikong paaralan nga po, 9 years old and above, grade 4 students, since April 2016, pero patapos na po yung third dose kasi 3 doses po ito eh. Ah, okay. So, sa contact number na lang po ng DOH, ma'am. Opo. Ang contact number po natin ay 0-3-651-7800. Okay, pwede po kayong tumawag dyan. Pati sa mga health centers, available po ba yung vaccine or sa mga schools lang po? Sa mga schools. Okay po. Maraming salamat kay Dr. Rodora Cruz ng National Dengue Program ng Department of Health. Abangan, biyaheng Cavite, Laguna, mababawasan ng mahigit isang oras sa tinatayong CalaX o Cavite Luzon Expressway. At kilalanin si Jake Zyrus, ang isang malaking pagbabago sa singer na si Charisse Pempenko. Manatiling nakatutok sa newsroom ngayon. Meron ba? Okay, hanggang April 2017 lang sa schools eh. April 2017. Uh-oh. Hanggang kailan daw? Noong April 2017 lang. Sorry. Pwede niyo sabihin dyan, ma'am. Ah, okay. So yung vaccine, ma'am, pakiulit lang, yung dengue vaccine is available only until April 2017. For the first dose. Kasi natapos na po yung 3 doses. Okay. So ang isang bata po ay kailangan ng 3 doses of the dengue vaccine. Apo. Paano po yung gustong maka-avail na taga-private schools? Sa mga private clinics na ho siguro. Yeah. Meron din sa schools nila. Meron din po yan. Private clinics po. Okay. Magbabayad po sila sa mga doktor. Okay. Tapos po, ma'am, ulitin lang natin yung reminders nyo po para maiwasan po yung dengue. Sabi niyo po, daytime siya. So, daytime usually biter. Pag daytime, ano pong dapat nilang gawin? Magsuot ng long sleeves? Kailangan pong protection na ng sarili nila. Self-protection. Pwedeng maglagay ng insect repellent. Mm-hmm. Tapos magsuot ng mahabang damit kung
dengue prone ang kanilang area lugar, or high risk siya of dengue. Di ba po, usual, minsan ina-identify po natin yung mga lugar na dengue prone. Ano po, dito kunyari sa Metro Manila. Bakit may ibang lugar na mas dengue prone kesa sa iba? Dito po yung maraming nakikita ang mga lamok at nandito din po yung mga pwedeng carrier, like merong mga dengue infected persons doon na hindi pa nagkagamot. Kaya mas madalas, parang hawa-hawa sila kasi palipat-lipat yung mga lamok, ganun ma'am. Pero yung kanina, kasi akala rin, like even my brother, he was saying na pag nagka-dengue daw, magkakaroon. Pero ulitin lang natin na kasi nga, magkakaroon ka lang nung ibang type ng dengue. Yes. Pero four times ka pwede magkaroon kasi. Four times po. Apat na klase yung virus. Yung serotype niya, dengue 1, dengue 2, 3, and 4. Okay. Tapos yung mga, yung gamot for that, you only treat the symptoms or paano ba? Sinabi nyo, hydration lagi. Opo. Wala pong definitive cure yung dengue. Ang mainstay lang po is fluid replacement therapy. Fluid lang talaga. Asin? Tama ba? Asin yung tanong nyo? Hindi, may aspirin. Okay daw po ba yung aspirin? Akala ko asin eh. Iniiwasan ho natin ang pagbigay ng aspirin. Okay. Dahil po, gusto nating iwasan ang risk of bleeding. Increased risk of bleeding. So wag mag-aspirin. Opo. So ano yung mga paracetamol na lang. Okay, alright. Okay na po. Thank you, Doc. Salamat. Thank you so much. Thank you po. Ma'am, take 19 float, 20 na tayo. 18. Kayo ay nasa newsroom ngayon dito sa CNN Philippines. Salamin ang kaguluhan at karahasan ng anumang gera, ngunit sa gitna ng bakbakan, may nananatili pa ring pag-asa na makakita ng kabutihan kung paiiralin ang malasakit sa kapwa, lalo na sa kanilang mga nakikipaglaban upang manumbalik ang kapayapaan. Narito ang ulat ni Camille Abadicio. Bumuhos ang luha ni Corporal Victoriana Chongco matapos basahin ang liham ng pasasalamat at pagsaludo sa mga sundalong gaya niya. Isang Army Reservist ang 62 anyos na si Chongco na naka-active duty mula nang sumiklabang gulo sa Marawi. Na-touch lang ako sa letter na binigay niyo. Ang sarap basahin. Maka-inspire sa amin. Salamat. Maluhaluha rin si Corporal Jobert Piojo habang binabasa ang sulat na natanggap niya. Masaya kami ma'am kasi galing sa sulat ng mga bata ma'am is proud kami ma'am kahit na mahirap yung trabaho namin ma'am is masaya kami sa amin natanggap ma'am. Mafe-feel din namin na gusto din talaga namin matapos to yung ano din ma'am, yung gulo na to ma'am. Isinilid sa care packages na ito ang love letters para sa mga sundalo na ipinamigay ng advocacy group na Go Negosyo Kapatid for Marawi sa 5,000 sundalo sa Iligan at Marawi. Ano naman ang mga laman ng care packages na ito? Ready-to-eat meals, tubig, energy drinks, mga biskuit, iba pang snacks, bagong underwear, mga medyas, chinelas, SIM card at load. These are actually gifts that we're giving out to all our soldiers and policemen who are in the front lines battling it out in this war. Ayon kay 4th Mechanized Brigade Commanding Officer Alex Aduca, tumatatag ang moral ng mga tropa dahil sa buhos ng suporta mula sa sambayan ng Pilipino. Ang mga sundalo natin, mababa lang yung kanilang luha, mababa lang yung kanilang satisfaction. Sa mga maliliit na bagay na to, malaking tulong na ito sa amin. Hindi lang laban ng sundalo, laban din ng lahat ng mamamayan. Nagbabadya na rin pumasok ang tulong mula sa international community. Nakipagpulong ang mga lokal na opisyal ng Lanao del Sur at Marawi sa mga kinatawan ng United Nations Development Program upang pagplanuhan ngayon pa lang ang early recovery plans para sa syudad. Mula Iligan City, Camille Abadicio, CNN Philippines. Sinimula ng itayo ang pinakabagong road project sa Southern Luzon, ang Cavite Laguna Expressway o CALA-X. Ipagdurugtong ng CALA-X ang Kawit Cavite at Binian Laguna na magpapabilis ng biyahe sa magkatabing probinsya. Kapag binuksan na ang bagong expressway, inaasahang aabot na lamang sa 45 minuto ang biyahe sa Laguna at Cavite na kadalasang tumatagal ng 2 oras. Nakatakdang matapos ang 35 billion peso road project sa 2020.
At panahon na para magpaalam kay Charisse at i-welcome si Jake Zyrus. Ito ay matapos palitan ng singer ang kanyang pangalan sa lahat ng kanyang mga social media account nitong linggo. Binura na din niya ang kanyang mga posts sa Instagram at Twitter. Tanging natitira na lamang ang isang larawan kung saan pinasasalamatan niya ang fans sa kanilang pagmamahal at suporta. Nagulat ang kanyang mga tagahanga, ngunit karamihan sa kanila ay nagpaabot ng kanilang mensahe na sinusuportahan nila ang singer. Una nang inanunsyo ng manager ni Jake na panandalian siyang mawawala sa spotlight matapos ang paghihiwalay nila ng kanyang girlfriend na si Alisa Quijano noong Abril. At yan ang mga balita at isyong ating tinutukan na papanahon at mahalaga para sa inyo. Samahan niyo akong muli bukas. Ako si Ruth Cabal at ito ang Newsroom ngayon.